Grabe ito nangyari sa South Korea. Anong analysis mo dito? Bakit nagkaganon? Okay. Sabi nga nila initially stampede. May pagkakaiba yan. I-differentiate na natin. Yung stampede kasi, sudden rush of people. Kumbaga, nagtakbuhan, di ba? Dahil may sumigaw ng bomba, sunog. No, yung nangyari sa Ultra, stampede yan talaga. Okay. Yung crowd crush, is a form of a parang crowd problem, pero ito nagkaipitan, no? Ang according sa mga accounts, nagkabanggaan kasi this is a public event. Public event, wala talagang organizer. Kumbaga fiesta, nagdagsaan ng mga tao. Alam natin na first na ano to na parang en masse event na walang COVID restrictions. Sabi ko yung mga tao, no? At very popular itong lugar na to na gimmick area, nightlife area. Itaewon, no? Itaewon. So, sobrang dami ng tao, no? At ang delikado dito is that they filtered in dun sa isang narrow alley. Okay. At sabi yun? Nung nabasa ko, may portion na parang 10 feet lang eh. So from isang malaking road, no, magfi-filter yan dun sa isang maliit. So may budo. Parang bottleneck. Nag-bottleneck. Nagpa-funnel na ganyan, no? At isa pang nangyari dyan is people were coming from different directions. Ayan, di ba? So, sabihin, nagkabanggaan sila. Nangyari na yan sa mga ibang crowd crush din sa Hajj, no? Sa Saudi, no? Kung saan-saan, iba't ibang direksyon yung pinanggalingan nila. So, pag nagkaroon ng gridlock, wala nang galawan. Okay? Pero, patuloy ang pagtulak ng tao. Okay. So ang crowd kasi sabi nila is blind, bulag at bingi. So hindi alam ng crowd kung ano nangyayari sa paligid. Hindi alam ng crowd na may nagsasabi na huwag magtulakan. So hindi sila nakikinig doon. Ang nangyayari sa isang crowd is that kung merong spasyo para umabante kahit na napakaliit yan, aabante yan. Okay? So yun ang nangyari. Nagkaroon ng portion na ng point na hindi na talaga gumagalaw. Okay. Ano yung kinamatay ng mga tao? Dahil ikaw ay naiipit na sa katawan ng isang tao, no? Your torso against the torso of the person in front of you. Okay? Hindi ka makakahinga. So ang medical term diyan is compressive asphyxia. Nako-compress yung iyong chest, yung torso mo. Wala ka ng inhalation, exhalation. Walang oxygen sa katawan mo. Asphyxia is the absence of oxygen. So ito yung explanation. Kung wala ka ng oxygen, syempre mawawalan ka ng malay. Posibleng bumagsak ka na. Okay? Pag bumagsak ka, so akala ng tao, pwede na ulit magpo-push forward. So you can get trampled, maapakan. Yun ang delikado dito. Kasi wala talaga makakapagsabi na huwag magtulakan, huwag na mag-forward dahil wala nang way para makausad pa yung crowd. No? So napaka-delikado talaga. So nangyari, naipit yung dibdib nila, hindi sila makahinga, yung iba na himatay. Yes, it will come to a point na init ng katawan ng tao, yung singaw ng init ng katawan ng tao, plus the fact na nakaipit ka talaga for quite some time. Mawalan ka ng malay, maaaring iilalim ka. Ayun, kaya iilalim kasi may portion...